gusto mong matauhan at bumitaw yung anak mo, ihain mo sa harap ni Adrian na naloko siya ni Lena. I need you to check all the hospitals in Salvacion kung pinuntahan sila ni Lena para kumonsulta about her pregnancy. Adrian deserves to know the truth. Hindi siya pwedeng patuloy na lokohin ng babaeng yun. Consider it done. Thank you. Ngayon nasira na natin ang pamilya ng mga Narciso. Panahon na para sirain ko naman ang koneksyon nila. Ang relasyon ni Rachel at Miguel. Kapag nasira ko po yun at naapektuhan si Rachel dun sa problema namin ng mga Narciso, siguradong aalman na rin si Conrad. Ate, Doc, ano po kaya sa tingin ninyo kung ako na po yung pumunta sa pitching? Gusto mong makabangga si Miguel? Opo. Kapag napilayan ko si Miguel, kasabay niyang babagsak ang kumpanya. Alam natin na si Conrad ang isang tao na gustong gantihan ni Lena. Hindi kaya panahon na para sabihin natin sa kanya posibleng ama niya yun? Paano? Kahit nga tayong dalawa, hindi tayo sigurado. Huwag na muna ngayon kasi makakadagdag lang yun sa maraming iniisip ni Lena. Oh, in-expect na. Nandito ka pala. I wasn't expecting you to be here either. Sana maging patas ang laban natin dito. We're quits. For now. Wala pa sa kalahati na sisingil ko sa'yo at sa pamilya mo. Malayo pa yung quits na sinasabi mo. Good morning, Kuya Adrian! Pagupit ka ba? Yes, Dad. Kailan? Noong isang araw lang, nagpadaan ako kay Kuya Francis alam. Kuya Adrian, bagay po ba? Looks good on you. Really, Kuya Adrian? Thanks, Kuya. You're the best. I have to go na, Dad. Bakit ka ba nagmamadali? Sit down, palabas mo yung breakfast. Hindi na, Dad. My groupmates are waiting for me, eh. Bye, guys. Bye. Teka. Naka-makeup ka ba? What? For school? Dad, wala. Okay na po ba? Mali-late na po kasi ako, eh. Okay, sige. Bye, Dad. Behave you too, kay Adrian. Mabuti andito ka. May kasama ako mag-breakfast. First one in a long time. Dati naman lagi kami magkasama. But what can I do? Si Rachel, kilalang bumukod. Ikaw namang si Allison. Palaging wala. Palaging may project. You know what? Kung buhay lang yung mom nila, things would be different. Pareho lang pala tayo ni Nong, eh. What do you mean? Buo ang pamilya mo. Well, that's true. Pero because of work, alam mo yun, kapag nasa bahay ka, ang dami mong naririnig. Gawin mo to, gawin mo yan. Kapag nasa dinner nga, eh, wala ka na ibang maririnig. Kung hindi puro negosyo na lang. You know what? Tinuturoan ka lang ni Lucas. Gusto niya, sumunod ka sa yapak niya. He wants you to be like him. Apparently, I'm failing. But I'm sure maayos niyo yan. At kung hindi man,
You have me. Inaanak kita, so technically we're family. Thank you, Ninong. Ma'am, ganda ng gupit mo ah. Bagay. Talaga, Kuya Fred? Promise yan ah. Oo naman, promise. Nako, siguradong may hirapan si Commissioner Conrad na pumigil sa mga manliligaw sa'yo. Kuya Fred, daan tayo sa banal mamaya ha? Pwede naman, ma'am. Total, bala ko naman dalhin din ngayon yung groceries kay Yaya si Ding eh. Pero teka, bala ko ba tama na yung pagpunta mo dun? Eh, baka kasi ma-miss ako ng kaibigan ko dun eh. Hmm. Siya lang ba talaga makakamiss? Po? Ah, wala po. Hoy! Sino yung inaanak mo dyan? Wala. Yung ano lang, hinahanap ko lang yung kaibigan ko dito sa banal. Sabi niya kasi lilibre niya ako ngayon ng chibog eh. Ha? Ako? May usapan ba tayong libre kita? Bakit? Ikaw lang ba yung kaibigan ko dito? Oh, bakit? Sino ba ibang kaibigan mo dito sa banal? Sabi ko nga, wala. Ikaw lang. Selos ko naman agad. Hindi, ah. Ba't naman na mag-iselos? Porque mas gumanda dyan sa gupit mo? Talaga? Maganda? Oo naman. Maganda. Wala naman yata hindi bagay sa'yo. Dahil maganda yung sagot mo, ako namang lilibre sa'yo. Tara, end ka tayo bago ako umuwi. Saan mo gusto kumain? Sa Karinderia? Sa Ihawan? O sa bakery? Kahit saan pa yan, tara na! Ate, sobrang hirap po na magpanggap na maayos ang lahat sa tao ng loko sa'yo. Huwag kang magpapadala kay Miguel. Mag-focus ka sa trabaho. Na-meet mo na ba yung owner? Delayed po yung flight eh, kaya ma-move po yung pigeon. Okay, so huwag mo kakalimutan ang mga bilin ko sa'yo, ha? Bag the deal, lampasuhin yung mga Narciso. Good. Nadalay na ng delay yung pitching. Mukhang I'll be seeing you more often. Sino nagsabi sa'yo na pwede kang umupo dyan? Civil tayo, pero hindi tayo magkaibigan. Magkaibigan naman tayo dati. Hindi na ba pwede ngayon? Siguro ako. Minsan kitang tinuring na kaibigan. Pero ikaw, pinake mo lang lahat ng yon. Puro kasinungalingan. Sino nagsabing puro kasinungalingan lahat yon? Hindi nga ba lahat, Miguel? Meron bang totoo sa mga panunuhin mo sa akin nun? Hindi na mahalaga yun. Alam ko ng sagot. Dahil pangit ako nun. Pero iba na ngayon. Okay, back to practice. So, maaari nyo bang ilahad sa hukumang ito kung bakit at paano kayo tinanggal sa Royal Wellness Corporation? I was falsely accused na nagbebenta raw ako ng mga formula sa ibang kumpanya. Pero wala yung basihan at lahat yun ay puro bintang. Doon ako nag-decide mag-resign. So anong ginawa mo pagkatapos mo mag-resign? Nagtayo ako ng sarili kong kumpanya. Itong MNR, this year. Last year? Ayaw nga. Last year mo tinayo ang MNR. Okay, last year. Bilis na mo! Makalimutan mo! Sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Dito din ang uwi ko. Okay. Sabi mo eh. Hindi mo kailangan may lang. And don't worry. Sa laban natin na to, I'll play fair and square. Your skills versus mine. MNR versus Royal Wellness.
So, sa bibig mo na rin ang galing, hindi nga kayo patas. So, inaamin mo ikaw may-ari ng M&R? Sekreto ba talaga yun? Hindi kami tanga, Miguel. Naglalaro lang kami sa paraan ng gusto ninyo. Ang ibig kong sabihin, ni na Lucas. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Tulad niyan. Alam ng lahat ang baho ni na Lucas at Vanessa. Hindi yung sekreto. Dahil magaling kayong pagtakpan ng lahat ng to. Ikaila na parang totoo. Pero sa'yo, Miguel, naniniwala ako na meron pang kabutihan na natitira dyan sa puso mo. Iba ka sa mga taong kumukup sa'yo. Kaya, iba rin yung tingin ko sa'yo. I know what you're trying to do. And I'm not falling for it. Ikaw, paniwalaan mo ko ng gusto mo. Pero nagsasabi ako ng totoo. Hindi ka Narciso. Hindi ka kasing sama nila. Magpahingan tayo. Good night. Good night. Conrad, kamusta yung pinapakiusap ko sa'yo? My people are working on it. Huwag ka mag-alala. Good. Sit. How's your alibi? Buo na ba? Pinahanda ako na yung sasakyan. Kamusta na nga pala si Lena? Well, briefing nila ngayon, orientation ng mga company, may maliit na trade show, tapos doon nila malalaman kung kailan ba talaga ang pitching. Ramona, maliit lang ang team natin. At lahat ng yun, si Lena ang haharap. Naku, pwede akong humarap doon as an owner, pero yung to speak publicly, hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni Lena na yan. Malaking bagay na nakasama ka namin. Eh, umpisa pa lang, alam naman namin na gagamitin ni Lucas against us yung pagiging ex-con namin ni Lena. Kaya nga mabuti at lumapit ka. Kahit isa man lang sa atin tatlo, walang maipanlalabang baho si Lucas. Sila ang may bahong tinatago, kaya silang dapat na matago. Wala kaming hawak ng papel na magpapatunay na sila may-ari ng M&R. Even their website's malinis. Pero dun sa convention na pinuntahan natin, sa bibig mismo ni Ramona nanggaling na siya ang may-ari ng M&R. Excuse me? We're looking for the owners of M&R Corporation. And you have found her. Ramona, ikaw yung kumakalaban sa Royal Wellness. Welcome, Lucas and Vanessa. Sa'yo ang satin dream? Wow. Dinalaw ako ng Hari at Reina ng Salvation. I'm so honored. Kakalaya mo palang, gumagawa ka na naman ng kalokohan. Ano ginagawa ko? Legal na business ito. Wala nang mas lilinis pa sa sabon. Ginagaya mo kami. Ginagaya kita? Paano? Sabon is sabon. Ikaw ba ang naka-invento nito? So bakit ngayon dinideny nila? Nililito nila tayo. Sigurado ako may CCTV footage doon. Yun ang pwede natin kunin at gawing ebidensya. Kung may audio man, madaling burahin at manipulahin. I have connections who can do that. Just name their price. It's a good thing you thought ahead, Ramona. Alam ko naman kung paano maglaro yung mga Narciso. Gustong-gusto nilang naninira sila ng tao. Sigurado ako yun ang gagamitin sa amin. At nangyayari na. Mabuti rin naghanda kami na maaga ni Lena. Kumakagat na rin ang mga Narciso. Early bird. Ayos naman pala ang work ethics ng M&R employees. I mean, executives. Alam mo, hindi mo naman kailangan itago sa akin na ikaw may-ari ng M&R. In fact, I'm willing to keep your secret, since napapakinabahan ko naman.
At sa paanong paraan naman? Well, since kinalaban niyo kami, wabagsak yung stocks. For now. Bumili ka ng stocks nung bumagsak ang presyo ng stocks ninyo? Shh. That's another one of our secrets. I'm willing to keep yours if you'll keep mine. Matanong nga kita, Ramona, ano ba ang end goal ninyo ni Lena? Anong klaseng pagpapabagsak sa mga narsiso ang gusto ninyo? Yung gusto nyo bang makita na nagsara ang Royal Wellness? Masyadong sakim at makasarili yung pagpapasara ng kumpanya. Mawawala ng trabaho ang mga empleyado nila. Hindi naman nila kailangang magdusa at madamay dahil lang sa kasalanan ng mga narsiso sa amin. Ang kailangan, mawala kina Lucas ang Royal Wellness. Gusto kong makabili ng sapat na shares para makaupo ako sa board of directors. Tapos doon na namin tatrabahuin na makuha ang Royal Wellness sa mga narsiso para mapunta sa pamamalakad na mas maayos, mas makatao. Hindi pa ikaw ang owner, pero may puso ka na para sa mga empleyado mo. Hindi ka tulad ng mga narsiso, abusado. Kakaiba rin kayong pamilya, no? Kayo mismo ang nagsasaksakan sa likod. We're business people. Natural sa amin na walang papalampasin na opportunity kapag kumakatok na. Kahit ibig pa sabihin ito ay ang pagkalaban sa mga taong kumukup sa'yo. I just want them to see me as equal. Hindi dahil pinulot nila ako, parati ako nasa ibaba nila. Commissioner, kumusta ang dinner mo? Luto na ba ang kaso? Gulat na gulat? Yung posibilidad na yung commissioner na yan, totoong tatay ni Lena, sumasakit na ulo ko. Posibleng tatay ni Lena, si Commissioner Conrad? Muna ipapaalam. Ano po yung huwag ipapaalam kay Lena? Mga tatay niya si Commissioner. Ano? Galaw din dapat. Anong ginagawa ng Lena niyan dyan? Stay away from that woman, she's trouble. Ligtas ka sa akin at ang mga sekreto mo. At kung ano pa, ano mga bagay na gusto mo itago sa asawa mo? La Vida Lena.